Kukuha tayo ng bulaklak. Ayan mga bulaklak, nag-open na. So, kukuha tayo for the flower vase. Ayan, namutol ng damo yung aking bayaw. So, ito pala is, ano din to, yung pwedeng gawing syrup yung ano bang pangalan nito, ang kanyang mga bunga, at ito pwede ding kainin yung ang kanyang mga bulaklak. Ayun yun natin. Harap masangur. Pero pwede siyang kainin. Okay, hindi siya nakakalason. Ayan ang ating mga bulaklak. Mamuha tayo kasi ang bango nito ilagay natin sa flower vase. Kuha ko ng ito yung aking gloves. Napakahaba ng aking gloves kasi marami siyang tinik at nakakatinik of course. And maliliit yung kanyang tinik kaya masakit din, kaya kuha na gloves ako ng mahaba. At ito kunin natin kasi ang bango ng bulaklak nito. Pag gising mo ng umaga, pag may flower vase ka, super sasalubulungin ka ng napakabangong bulaklak. Bango. Yan ang aking kaligayahan. Kahit hindi ako magtrabaho, kahit ito ang trabahuin ko, hardinera, masaya ako. Kaya lang, wala akong salary pag yan lang ang aking trabaho. Kasi walang nag-hahar sa akin dito sa bahay, kundi ako rin ang magpapasildo sa sarili ko. So, lugi gusyo tayo. Kaya magtrabaho ako ng konti, pero may oras akong mag-garden dahil ito ang aking kaligayahan. Sarap mag-garden, lalo na pag ganito ang resulta. Super daming bulaklak! Natutuwa ako. I'm so excited na naman sa mga bulaklak. Ang dami. Basta ganitong end of May, itong bulaklak na to is namumulaklak. Idaray ko to. Gawin kong syrup. Gagawa ko ng syrup na made of this flower. Dahil may 3 days vacation ako. 1 day pala ngayon dahil aalis ako. So, ganito ang gawin ko. Mamimitas ako, gawin kong syrup. Rose syrup. Ayan, dami. Bango, parang pag kumukuha ko nito, yung parang pag yung bagong may baby ka, tapos hinahalikan mo siya, ang bango-bango niya. Ganito din yung feeling ko pag kumukuha ko, nangangamoy ako ng mga bulaklak. Parang yung babying, ang bango-bango. Ganun din yung rose, yun din ang pakiramdam ko. Yan, diba? Kinukuha ko lang yung walang other. Ito, tapos na siya. Kunin ko siya. Tanggalin ko siya. Yan. Hindi ko kinukuha yung hindi pa yung dalawa sila nga. Kasi nga, ano, hindi siya bumubuka. So, make sure na hindi ko kinukuha yung dalawa sila sa isang tangkay. Kinukuha ko yung ano, ito pinutol ko kasi tapos na siyang mamunga. Yan. Kinukuha ko yung tag-iisa. Kaya lang, yung mga iba patapos na. So, patapos na silang mamulaklak. Hindi sila newly opened. Kaya ayan, mahuhulog na sila. Kaya hindi ko kinukuha yan. So, ayaw ko ito, kunin natin. Kunin ko. Ito, oh. Tingnan nyo yung tinik.
Pino na tinik, maliliit. Ito yung rose na to na ibang klase. Isang beses lang to namumulaklak. Tuwing end of May. Yan, ayan na yung mga naputol ko. Bangon ko talaga. Super. I'm so excited pagka nakakaamoy ako ng mga bulaklak na ganito. Ito yung cherries. Yan, mga cherries. Yan, maunahan ako ng ibon. Nakalimutan ko bumili ng net para i-protect sila. Ang dami niyang bunga ngayon. First time na binili namin to, mga siguro tatlo ang bunga. Second year, sabi ko sa vlog ko last time, second year mga 10, third year 20, eto fourth year na niya, ang dami na, oh, more than 50 na siyang ngayon. Kaya magtanim kayo at sunod-sunod na yung bunga in every year. Masarap magtanim. Ito na yung rose. Ito na yung malaki. O, na ano na siya. Different siya ng tinik nito. Ayan, o. Ang liliit. Asan ba yan? Yan, ang liliit. Ang liliit. At medyo maliliit yung bulaklak. This, ibang klaseng rose naman to. Ito yung big roses. Malalaki ang tinik. Ayan, o, malalaki. Ito, tinik. Saan ba? Ayan, tinik. Ayan, malalaki yung tinik nila. Yan, yan yung regular rose na nakikita natin. Yan ang lalaki ng tinik. Tapos malalaki ang bulaklak. Ito pero patapos na, pero super bangunin din to. Tanggalin ko siya para mamamulaklak yan uli. Sa fifth, ito, oh, tingnan natin. Ito yung style ng pagtatanim. Tips para no magputol ng bulaklak. Yung lima yung kanyang dahon. Kung saan yung lima yung dahon, ito tatlo lang, oh. Ano ba yan? Papakita ko sa inyo. Ito tatlo lang. 1, 2, 3. Ito, oh. Ito. Saan ba? Nakikita nyo ba? Hindi. Ito lima. Ito. Hirap. Ito lima yung ano niya, yung dahon niya, oh. Lima. Nakikita? Hindi. Ah, oo, nakikita. So, 1, 2, 3, 4, 5. Doon natin ikakat. So, ikakat natin siya. Ayan. Doon natin ikakat. Kung saan yung limang dahon. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, tatlo lang. Tatlo-tatlo lang. Hindi ko siya pinutol doon sa tabi niya, sa branch niya ng tatlong dahon. Ito, oh. Hindi ko siya pinutol dyan. Kasi tatlo lang yung dahon niya. Yan. Dapat putulin siya dun sa lima. 1, 2, 3, 4, 5. Dun ko siya putulin. Ganun ang technique ng pagputol ng rose. Ito yung mga rose. Ito na nga. Kukuha pa ako lang para sa flower vase ko. Ayan. Kuha ko. Ayan. Tukunin natin. Dahil ang bango-bango nito. Nakuha ko yung isa. Di bali na. Marami din naman. Papa tayo.
Yan. Ay, kukuha talaga ako pang syrup. Pang syrup ko to. Kuha pa tayo. Ayan. Basket, so dyan lang. Kasi naglabasan na sila. Diba? Gawin din tong sugar candy. Sugar rose candy. Pwede rin. Gawa ako. Tingin ako ng recipe sa Facebook, ay Facebook tuloy, sa internet, lahat makikita sa internet na ngayon, so buti na lang at may discovering maganda, lahat natututunan mo, kaya ang dami, kunin ko na sila kasi mas magda-dry na sila. Ayan. Kasi pag sobrang init, magda-dry sila. So, this is the best time na kumuha ng flowers. Mamaya, malalanta na yan yung mga iba. Ito oh, ang dami oh. Ito. Marami pang kasunod. Ayan, dami-dami. Ito oh, naglabasan na. Ito yung kinap ko. Natatakot ako. Akala ko, hindi siya uusbong. At hindi siya mumumulaklak. Pero lahat ng usbong niya may rose. Ayan, oh, susunod na yan. At ito na yung mga na nauna. So I'm happy, tama lang yung aking pagkat kasi kung minsan amateur gardener kasi ako, so hindi ko rin alam. So ayan, pagka nagcut at mali yung pagkat, sayang, pero okay lang kasi lahat ng ano, ayan o, may lahat ng dulo niya is ayan, kinat ko yung mga dry para mas maganda siyang tingnan, diba? Yan, ito ang favorite trabaho ko. Hindi ako gaanong mga simple-simpleng pagkain lang kinahi ano ko, luto ko. Marunong din akong mag-bake, maganyan. Pero, ang favorite ko talagang ginagawa is yung mga ganito, yung nagga-garden, namimitas ng mga bulaklak. Kasi, mahilig akong kumain ng cake, kaya lang, pag matamis ang cake, ayaw ko. Hindi ako mahilig sa matatamis, lalo makakanin. Hindi ako gaanong mahilig sa kakanin.
lalo na mga bibingka, mga ganyan. Ayaw ko, hindi ako lalong nagluluto ng ganyan. Pero yung ganito, yung magluto ako halimbawa ng mga rose, mga syrup ng rose, mag-experimento ako ng mga ganyan. Yan ang aking gusto. Kaya mabuti na lang kanya-kanya tayong gusto. Dahil kung hindi, hindi gara. Ay, naputol ko yung isa. Ilagay ko siya sa maliit na baso para may flower doon. Tingnan natin kung uusbong ito. I doubt, kaya lang. Tingnan natin. Okay, mamimitas ako ngayon ng mga yan. Mga rose. At gawin kong syrup. Diba? Kunin ko yung ano muna at ilagay ko sa flower vase. Mga bulaklak. Yan, may kasamang dry. So, tanggalin natin. Yan, diba? Dami. Daming mga roses. Roses. Mga flowers. Is life sa akin. Kung kilay is life sa akin, flower is life. Diba? Yan. Flower is life. That's life. Flower is life para sa akin. Ilagay ko muna to kasi para hindi matinik yung mga ako pagka mag-garden. Ilagay ko dyan. Lahat ng mga tinik pulutin ko yan. Ilagay ko sa compost ng vegetable pero hindi sa aking compost para hindi ako matinik. Ilagay ko siya sa compost ng vegetable para sa yung barangay compost. Kasi may ano sila, machine sila, grind nila yan. Kaya walang problema. Sa akin, may problema kasi akong natutuso. Yan ang aking roses. Diba ang gaganda? Oh, ayan na naman ako. Ito, yung mga wild. Pero maganda yung mga bulaklak. Ayan oh, wild. Pero magaganda yung mga bulaklak. Okay lang. Hinahayaan ko lang. Kung minsan, pag pagod ako, hindi ko kinukuha yan kasi super nakakapagod ang pag-garden. Hinahayaan ko lang. At maganda din naman ang kanilang flowers. Kaya kahit papano, may nabibigay din sa ating ganda. Diba? Super bango. Ay, tingnan natin yung aking courgette na tinanim kagabi. Tinanim ko siya kasi nagda-dry na siya sa paso. Ayan ang courgette ko na tinanim. Medyo hindi maayos ito. Ay, ayusin ko pa. Ayan, inilagay ko lang yung paso. Pero ayan sila. Ito yung onion, ito yung patatas na buhay. Hindi ko na-harvest last year, na buhay mag-isa. Ito yung courgette ko pa. Ito yung garlic. Yan ang aking garden. Vegetable garden. Hindi gaano maayos. Kaya lang gusto ko kasi ito oh. Yung sinasabi nilang nudie garden. Kaya karton. Para hindi tutubo yung damo. Lagyan ng karton. At saka mga dried kung ano branches ilagay dyan. Yan, kaya ilagay ko siya dyan. Hindi siya gaano maganda, pero hindi pa kasi naayos. Ayusin ko pero dami ko pang trabaho. Walang katapos ang trabaho. Iyon ang aking yung, ano ba to? Gabi. Nabuhay yan. Last year, tinanim ko.
Tapos winter pinasok ko. Walang namatay siya nung winter. Dormant, kumbaga sleeping siya. Tapos sumibol nitong spring, kaya ayan. May gabi ako. Ayan, bago kong strawberry, ay raspberry, kulay purple ang kulay niya, kaya binili ko siya. Ito is kulay red na raspberry. Ayan. Yan ang aking vegetable garden. Mukha siyang hindi maayos, kaya lang inaayos ko pa. More to come, more to do. A lot of things to do. Ah, ito. Ayan, marami pa ako dito. Kaya kunin ko na yan, mga bulaklak. Kasi gawin kong syrup. Kinuha ko yung peony dito. Ayan yung peony. Pinilagay ko siya sa doon, sa flower vase ko. Ayan, gumawa ko ng flower vase. Ito. Gawa din ako nito. Ilagay ko siya sa loob ng bahay. Kasi ang bango-bango niya. Ayan, bango-bango. Ito yung aking gumamela na pinutol ko dito. Ayan, nag-sprout na yung mga kung saan ko pinutol. Ayan, topiary na gumamela. Ah, ito pala kalamansi ko. Ang daming bulaklak na naman. Ito, oh. Nilabas ko siya, namumulaklak siya. So wonderful, wonderful. Wonderful. So, ayan yung na-arrange kong bulaklak. Ito yung peony. Diba, ganda niya. Ganda din niya. Ito is ano, edible. Diba sabi ko. Ito yung lalagay ko muna siya doon. Kasi may ipapakita ako sa inyo. Papakita ako na miracle. Miracle, miracle. Ito, this flower and this flower. Yan. Ito is yung original na kulay. Ito yung original na kulay. And then, itinanim ko to, itinanim ko tong flower na to pala. Ito. Yan, yung kulay na yan. Itinanim ko siya sa tabi ng roses na to. Yan. At anong nangyari? Nangyari ay naging ganyan ang kulay niya. So, from this flower, siguro dumapo yung bees or any insect at dumapo siya sa flower na to at naging ganyan ang kulay niya. Diba? Miracle. Miracle ng nature. Magagaling sila. So that's the original. And this is the pollinated one. Tingnan natin kung andun pa sila. Kasi tingnan ko na, nakalimutan ko. Ngayon ko lang naisip. So tingnan ko kung nandun pa yung flower na yun o hindi na siya. Tapos na siyang namulaklak. Tingnan natin. Ah, ito oh. This is from, ito na nga. Yeah, this one. This is the original galing doon sa grapes dito oh. Galing siya dito sa grapes dito kasi wild lang. Ayan. Galing siya dito. Ito. Ito yung original color niya. Galing siya diyan. Ito yung grapes oh. Ang dami ng bunga. Ayan. Ayan. Dinagyan ko this year ng fertilizer. Kasi wala kaming harvest last year. After 3 years na hindi kami nag-fertilizer. Kaya, malungkot sila. Wala kami ni isang na-harvest. This year, nag-harvest ako bawat isang ganito ng fertilizer. Inilagay ko sa puno. Bawat isa. So, ayan. Mukha silang healthy this year.
And ito nga, galing dito yung ito, yung flower na to. At dahil nagka-cut kami ng grass dito, tinanggal ko siya para, kasi sayang naman pag ipuputol siya, diba, pag nagka-cut ng grass. So, kumuha ko, inilagay ko siya nga dun. Dito, oh. Dito ko siya inilagay. Yan, inilagay ko nga siya dito. Tapos, ito, ang dami, oh. Inilagay ko siya dyan. Para sabi ko, maprotektahan siya pagka nagka-cut ng grass. At, itinalim ko siya dito sa tabi nga ng roses. At ito ang original color niya. Yan, ganyan. Yan, oh. Yan ang kulay original niya. And, napulinitan siya ng kulay nito. Ito, oh. Yung roses na yan. Yan. At ito ang naging hitsura niya. Ayan, oh. Ang ganda. Diba? Yan. Yan. Diba? Yan. Kulay purple. And kulay... parang magenta red tuloy siya. Ang ganda niya, di ba? Sabi ng anak ko, kunin ko daw yung seeds at may variety akong bago. Yan, the mystery of nature. Di ba? Siguro dumapo nga yung bees or any insect at naging ganyan ang itsura niya. So, okay. I'm happy to share my experience with you. Sige na. Bye-bye. Bye-bye na. Ang ganda ng view. Sabi ko, ang ganda din ng Pilipinas. Ang ganda din ng Switzerland. Kasi, magkaiba sila ng beauty. Pero, pareho silang maganda, guys. Lahat ng pananim sa Pilipinas, lahat ng mga kung ano-anong nabubuhay sa Pilipinas, ang ganda. Ganito din sa Switzerland, ang ganda din. Kaya, natutuwa ako. So, ayan. Sana, wala na lang basurang nagkalat sa Pilipinas, diba? Ang dami kasing basurang nagkakalat doon kasi mahilig tayong kumain ng tinatapon-tapon lang natin kung saan yung pinagkainan natin. Walang problema kung nabubulok, pero yung hindi nabubulot, yun ang problema. Maganda talaga ang nature. Yan. Lahat. Ang kaganda. Kain na naman ako ng bulak-bulak. Kain din ako ng rose. Kain ako mamaya ng rose. Ito. Kain tayo ng rose. Kasi ang aking rose. Yan. Kain tayo ng rose. Kain tayo ng rose. Kuha tayo ng pinakamaganda. Kasi organic ang aking garden. Ayan. Kuha tayo ng rose. Ito. Bago. Ayan. Kainin natin. Harap ng rose. Harap. Bango pa. Harap. Mapait-pait. Harap. Gawin ki. Sige na. Babay na. Pakita ko muna yung ganda ng view. Ayan. Ganda ng view, diba? Ganda ng view. Bye-bye na. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye!